So, paano nga ba gumawa ng GCash account ngayon 2024 po? At paano nga ba mabilisan na ma-fully verified po? Within 5 minutes lang po ay kayang-kaya na po natin ma-fully verified pong ating account. So, sundan nyo lang po step by step. Ang video nito, dituturo ko po step by step, okay? So, una po, pumunta lang po kayo sa inyong Play Store at mag-download po kayo ng GCash account. Ganyan po, kagaya po nito, punta kayo sa Play Store ninyo sa Apple Store, okay? So, ngayon, naka-download na tayo ng ating GCash account from Play Store. So, dito na po tayo una mapupunta. So, ngayon, maglalagay po tayo ng ating number na ilalagay po natin, na i-re-register po natin sa ating GCash account. Okay, so, lalagay na natin diyan. Dito na po ang kasunod. So, yan. So, mag-next lang po tayo, okay? So, mag-next lang tayo. Ayan. So, dito, i-click lang po natin tong send code. Ayan. So, hintayin po natin na magsisend po ng code dun sa number na nilagay po natin. At ilalagay po natin dito yung 6 na number na yon. Then, paglagay natin, dito po tayo kasunod mapupunta. So, since gagawa tayo ng account, bagong account sa GCash, click po natin tong new account. Ayan. So, new account lang po. Pag-click po natin, dito po tayo kasunod mapupunta. Okay? So, tell us about yourself. So, okay, so basic lang po ito. Lalagay lang po natin yung pangalan natin at yung middle name, last name. Ito naman middle name po ay optional lang po ito. I-click nyo lang po yung sa baba. I don't have a middle name. Ayan, so lagay lang natin birthday natin, email address, active email address. Okay, so kasunod, dito po tayo mapupunta. So nationality, yan. Click nyo lang po itong nasa gilid para pwede kayong, meron kayong pagpipilian. Filipino, then main source of funds. So dito, i-click nyo lang po itong sa gilid din. Then, current address, yan, municipality, zip code, ngayon, home number, house number, kung wala namang house number yung tinitira ninyo, kahit yung mga complete address lang sa barangay ninyo, ganun. Okay, so dito ang kasunod naman, mag-next lang tayo, kung tama lahat ang nilagay, make sure po na tama po ha, lahat ng information na ilalagay natin at dapat po mag-match doon sa ID na gagamitin natin mamaya. Okay, so kailangan po kasi tayo mag-upload ng ating ID. Para mas mabilis mo ma-fully verified. Okay, so dito, kailangan po nating mag-next. Dito po pala sa interior referral code, optional lang po ito. Pwede pong hindi lagyan, ano? So, next po tayo. So, siya nga pala sa mga bago lang po naligaw sa channel ko, baka naman pwedeng maglambing sa inyo dyan. Baka pwedeng mag-subscribe kayo, mag-like, or magtanong kayo dyan. Bahala kayo dyan. Okay, so dito naman, so review information, bago po natin i-click yung next. Okay, so submit. Review niyo po lahat na information na nilagay natin. Dapat tama po lahat ng spelling, ano pa, hindi tayo po paulit-ulit, ano? So pag tapos na 'yan, i-confirm lang po natin, no? Confirm natin din ang kasunod dito po. Maglalagay na po tayo, gagawa na po tayo ng 4 na number yung impin. Tuwing maglalagin tayo sa ating GCash account. Yun. So, kayo na pong bahalang gumawa ng impin ninyo, then magne-next. Kaya, ito po pala, kailangan pong i-check yung nasa box, yung maliit na box, ay agree, then mag-next tayo, okay? Pag next po natin, dito po tayo kasunod mapupunta. So, go to login. So, you have successfully set your impin. So, go to login. Dito po nandito po tayo sa ating pinaka-homepage ng ating GCash. Yung bagong gawa natin GCash account, pumunta lang po tayo sa ating profile. Ayan po, sa baba. Click po natin yan. So, siya nga pa lang. Pasensya na po kayo sa boses ko at mabilisan lang to. Madali ako. Okay. So, dito, mapupunta tayo dito sa ating profile. Ayan, so dito, napapansin nyo, isa pa lang ang check, hindi pa po fully verified to kasi kakagawa pa lang. So, click po natin tong verify now. So, click natin yung verify now, ayan. Click natin yan, so dito tayo mapupunta, no? So, dito, kailangan po maghanda po tayo ng valid ID. So, handa po natin sarili natin kasi kailangan po mag-upload ng ating ID at kailangan po tayo magsi-selfie, okay? So, ayan, so dapat maghanda ng valid ID daw. So, dapat magsi-selfie tayo, dapat nakabihis po tayo na medyo ayos-ayos naman. Okay, so hindi dapat nakasunglass, hindi dapat nakasombrero. Ayan. Ngayon, dito naman magne-next tayo, no? So, magne-next tayo dito. Sabi dito, siguraduhin tama daw ang personal information na nilagay natin. Dapat mag-match doon sa ID natin, ano? Para, di po, ito, click natin tong get fully verified. Ayan. So, dito naman, tell us about yourself. So, lagay lang natin yung ID, birthday natin. Then, are you Filipino? Then, click natin ng yes. Then, mag-next na tayo. Okay? So, dito ulit tayo mapupunta. So, tell us about yourself na naman. So, accepted ID. So, anong meron kayo dyang ID? Meron kayo ng driver license, passport, humid, postal ID. And mas maganda kung mga primary ID ang gagamitin natin para po mas mabilis na ma-fully verified po yung account natin. Okay, so dapat, ayan, kung halimbawa driver license yung ginamit natin o passport o humid, mag-click lang natin, silik lang natin tong silik ID. Ayan, so dito ang kasunod,
Ayan, so dito po ang bawal po ay yung i-upload natin yung screenshot lang o yung photocopy. Bawal po yon. Dapat totoong ID ang i-upload natin. Ano? So, ang kasunod dito po. So, ayan. Kailangan nyo pong i-frame yung apat na side, yung sa ID ninyo, hanggang sa mag-green yung check, then i-upload nyo na. Okay? So, ayan. So, ganito. Wear proper attire daw with your selfie should match your ID. Ang dami nito ano. Paano pag dapat daw mag-match yung ID mo, yung damit na sinuot mo dun sa ID mo, at ngayon na magsiselfie ka, paano pag nawala yung sinuot mong damit? Dami nitong karte yan sa GCash, ha? Joke lang. So, dito, ito, bawal daw mag-sombrero at mag-sunglass. Okay? So, click natin tong okay. So, click natin ang okay. Bawal mag-mask din. Ayan. So, sundan nyo lang po yung instruction. Then, mag-next lang kayo. Ayan. Ready to selfie na tayo. Ayan. So, dito, sundan nyo lang kung magpa-blink kayo. Blink lang kayo ng yung mata. Bahala kayo dyan. Blink lang. Then, ito na po kasunod. Ayan. Yung information should be match your ID daw. Okay. So, dapat lahat tama ang mga detalye at dapat tama ang spelling. Ganon. So, dito, okay naman. So, okay tayo. Click natin ang okay. Dapat, o yan. So, ito loading na. Hintayin lang natin. Okay. So, dito, automatic na siya naman. Lalagay na lahat information dito dahil na-scan na yung ID natin. Ano? So, konti na lang yung fill up natin. So, dito, civil status. O yan, kayo na pong bahala dyan. So, dito naman, ulit, place of birth. So, click nyo itong sa gilid yan para madali na lang. So, dito, kayo na pong bahala dito. My work details, nature of work, source of funds. So, dito sa gilid ulit, click nyo po yan para mas madali. Okay, so dito, ito pong panghuli po pala, dapat po ang sagutin nyo ay no at yes. So, are you a politically exposed person? No lang po tayo din sa kasunod to establish the beneficial ownership. Are you the actual owner of this account? So, yes lang, then mag-next lang tayo, no? So, pag-next natin dyan, hinahapo na po ako. So, dito, review information muna tayo. Review information, tingnan natin kung tama lahat. Pagkatapos po, ay click po natin itong sa baba. Yung pinaka-box ay accept the terms and condition, then confirm. Confirm lang natin. Ito po ang pinakahuli. So, get fully verified. Ayan. So, dito na yung pinakahuli. We're verifying your account. So, sabi dito, ay makaka-receive ka ng SMS or email yata, ganon. Within 24 hours daw, the status of your verification. Pero sa akin po, within 5 minutes lang po, hindi umabot ng 5 minutes, ay na-fully verified na po yung account ko. Kasi, ang gamit ko po ay passport. So, dito, na-refresh ko lang po yung GCash account ko at tinignan ko na ulit. At ganito na pong itsura. So, get fully verified na po yung account ko. So, ganun lang po siya kadali, guys. Paano gumawa ng GCash account at paano ma-fully verified within 5 minutes lang po. Okay? So, sana po nakatulong sa inyo. Sana po, huwag niyo po ka nang kakalimutan mag-subscribe, mag-like. You're welcome.